kids! Kamusta kayo? Okay, so good afternoon. So, ang ating subject ngayong araw na ito ay mother tongue. At ang ating aralin ay cluster at digrapo. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, ay tayo muna'y manalangin. Ipikit ang ating mga mata, tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo po ang mga batang ito, ang mga guro at ang mga magulang sa pagpatuloy na pagsuporta sa kanilang mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa proteksyon, sa buhay, sa karunungan, at higit sa lahat ay ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Amen. Ano ang tawag sa dalawang magkakabit na katinig na matatagpuan sa isang pandinig? Ang sagot ay kambal katinig o cluster. Ano naman ang tawag sa kambal retra na nasa pantig at ibinibigkas ng isang letra lamang? Ang sagot ay digrapo. Okay, ngayon mga bata, sa araling ito, kayo ay inaasahang nababasa ang mga salitang may cluster o kambal katinig at digrapo. Okay, pagyamanin mo. Okay, so ngayon, alamin muna natin ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita bago natin basahin ang ating kwento. Hapagkainan, mesang kainan. Gamitin natin sa pangungusap. Sama-sama ang mag-anak na kumain sa hapagkainan. Mantsa, markang magpaparumi sa damit o tela. Gamitin natin sa pangungusap, ayaw maalis ang mantsa ng ulam sa damit ng bata. Ngayon mga bata, basahin natin ang kwento ng masayang agahan. Maagang gumising si Frank, naglinis siya ng katawan bago lumabas ng kwarto. Paglabas ni Frank sa kwarto, ginising agad niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Brenda. Tinulungan niyang maglinis ng katawan si Brenda. Binuksan niya ang gripo para punuin ang timba. Kinuha niya ang sipilyo, tuwalya at damit ni Brenda. Brenda, hayaan ang iyong mga gamit. Maligo ka na at hihintayin ka namin sa hapagkainan. Huwag mong kalimutang kuskusin ang iyong mga braso, batok at tuhod. Wika ni Frank. Opo, kuya. Tugon ni Brenda. Pagkatapos ni Brenda sa kanyang paliligo, pumunta siya kagad sa hapagkainan. Wow! Ang sarap ng ulam! Pritong isda at itlog. Gulat na wika ni Brenda. Binati niya ang kanyang mga magulang sa kanaupo at naghanda sa pagdarasal. Ako na po ang mangunguna sa pagdarasal, ama, pakiusap ni Brenda. Aba, mukhang maganda ang gising ng aking bunso. Sige anak, ikaw na ang manguna sa pagdarasal, tugon ng ama. Kumain na ng agahan ng buong mag-anak ni na Frank at Brenda. Kuya, pakiabot po ang ketchup na nasa platito, pakiusap ni Brenda. Heto, masarap nga ang itlog kung may ketchup, wika ni Frank. Pag-abot ni Frank ng ketchup, hindi sinasadyang natapunan si Brenda. Ay naku, pasensya ka na, nagkakamansya tuloy ng ketchup ang damit mo, wika ni Frank. Hayaan mo na anak, kumain ka na lamang at mamaya lalabhan ko ang damit niya, wika ni ina. Masayang nag-agahan ang buong mag-anak. Okay, naintindihan nyo ba ang kwento? Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong.
So, sino ang nagising ng maaga? Okay, ang nagising ng maaga ay si Brenda. Pangalawa, paano tinulungan ni Frank si Brenda sa paglinis ng katawan? O paano daw tinulungan ni Brenda ang kanyang kapatid? Okay, so, binuksan ni Frank ang gripo para punuin ang timba, then kinuha ni Frank yung mga gagamitin ni Brenda na sipilyo, tuwalya at damit para sa kanyang gagamitin. Then, pangatlo, ano ang agahan ni na Frank at Brenda? Ang agahan ni na Frank at Brenda ay masarap na itlog. Pang-apat, bakit naman tsahan ang damit ni Brenda? Okay, dahil hindi sinasadya ni Frank na matapunan si Brenda ng ketchup. Then number 5, sabay-sabay ba kayong mag-aagahan ng iyong pamilya? Okay, so kayo children, sabay-sabay ba kayong nag-aagahan ng inyong mga pamilya? Okay, sa amin kasi, pag Sabado, Linggo, hindi kami sabay-sabay nag-uumagahan. Kasi merong mga late na nagigising. Gaya yung kapatid ko, nagpupuyat siya sa gabi kasi madami siyang ginagawang assignments niya. Then, nagigising na lang siya mga alas 12 na. So, pang lunch na yung kakainin niya. Okay. So, ngayon mga bata, paano nyo malalaman kung ang isang salita ay may cluster o kambal katinig? Okay, so ano-anong uri ng salita ang nabanggit sa kwento? Magbigay nga. Okay, merong Frank, Brenda, gripo, ketchup, platito, braso, at prito. Ngayon, pansinin niyong maigi ang mga sumusunod na salita. Diba na madiin or mas makapal ang kulay ng mga letrang FR, BR, GR, TS, PL, VR, PR. So yun ay, ang tawag natin doon ay kambal katinig. Okay, so Frank, meron tayong FR, Brenda, BR, gripo, GR, ketchup, nasa gitna, TS, platito, PL, braso, BR, at prito, PR. So, ang tawag dun mga bata ay kambal katinig. Okay, kambal katinig. Sabihin nyo nga. Okay, so, isipin natin ang kambal katinig o cluster ang tawag sa dalawang magkakabit na matatagpuan sa isang pantig. At ang digrapo naman ay kombinasyon ng dalawang letrang pinagsama para katawanin ang isang tunog. So halimbawa, okay, yan. So meron tayong PKK or patinig, katinig, katinig. Yan. Okay, halimbawa, eksperto. Okay. So yung E ay patinig at yung K at S ay katinig. Sa panghalimbawa, extra, expression, blow out. Okay, so makikita naman dun sa hulian. Okay, mga bata, narito pa ang halimbawa ng katinig o cluster. Kambal katinig o cluster. So ang cluster o kambal katinig ay magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa isang pantig. Ang cluster ay maaaring matagpuan sa unahan o inisyal, sa gitna at sa hulihan o pinal na posisyon ng salita. Halimbawa, dragon. Okay. So saan makikita yung kambal katinig ng salitang dragon? Nasa unahan. So yun yung DR o tunog na dr. Dr. Okay. Next ay florera. Okay. So meron siyang kambal katinig na PL at ang tunog naman ay pl. Pl. Okay. So saan makikita ang kambal katinig? Nasa unahan. Pangatlo, chocolate. Okay, may kambal katinig na
TS at ang tunog ay ch, ch. Okay, so saan makikita? Nasa unahan. Pang-apat, plancha. Okay, so meron siyang PL at TS. Okay, so makikita sa unahan at saka sa bandang hulihan. Okay, PL at TS. Ang tunog ay pl at ch. Okay. Next ay prutas. Okay, merong kambal katinig na PR at ang tunog ay pr, pr. Okay, makikita sa unahan. Okay, meron tayong tren. Merong kambal katinig na TR at ang tunog ay tr. Okay, so makikita sa unahan. Pang pito. Wago. Okay, so merong kambal katinig na KW. Kwa. Ang tunog, kwa. At makikita sa harap ay unahan. Unahan. Then, jaryo. Jaryo. Okay, merong DY. Makikita sa unahan. J. Okay. Ngayon, halimbawa ng digrapo. Ano naman itong mga halimbawa ng digrapo? Okay, ano muna ang digrapo? Ang digrapo ay kombinasyon ng dalawang letrang pinagsama para katawanin ang isang tunog. Halimbawa. Okay, panatilihin ang digrapong CH o tunog na CH kapag ang salitang hiram sa original na anyo. Okay, so original na anyo, chapsuy. Chips, Chavez, Charter. At palitan ang digrapong CH ng TS kung ang tunog ay TS sa hiram na salita. Halimbawa, chok, magiging chok. Okay, parehas lang sila ng tunog pero magkaiba na yung spelling. Sa Ingles, CH, sa Tagalog, TS. Kutsero. Okay, so magiging kutsero. Then, checklist. Magiging checklist. Chocolate. Sa Tagalog, chocolate. Channel. Channel. Okay. Ngayon, panatilihin ang digrapong SH kapag ang salita ay hiniram sa original na anyo. Halimbawa, Sharon, shampoo, Shanghai, shell. Diba? Okay, palitan ang digrapong SH ng SY kung ang tunog ay SY sa hiniram na salita. Halimbawa, workshop. Workshop. Shooting. Shooting. Censorship. Censorship. Scholarship. Scholarship. Okay, so yan ang mga sumusunod na halimbawa. Ngayon, basahin ang iyong learning activity at sagutan o gawin ang mga sumusunod. So yan lamang at maraming salamat.